Sa patuloy na paglala ng kaguluhan mga tol sa bansang to, no? Alam nyo na kung ano yung bansang tinutukoy natin, no? Supply daw sa gas strip na tubig, pagkain, kuryente at gasolina. Pinutol at hinarang na mga tol. Ibig sabihin talaga ano, no? Kumbaga laban sa laban na, putol na yung kuryente, tubig at gasolina. Ang masama lang nito mga tol, dahil dito sa ganitong pangyayari mga kapatid, maapektuhan nga pati yung mga, alam mo yan, mga civilian, kawawa naman. Yun ang, doon ang simpatsya natin mga tol eh, hindi rito sa magkabilang bansang to eh. Kasi parehong may kakayanan yan eh, pero yung doon sa mga civilian na talagang nadamay lang, doon nakafocus yung simpatsya natin mga tol eh. Well anyway, bigyan natin to ng reaction video and commentary mula rito kay Maharlika TV. Yan kung nakikita ninyo sa gilid mga tol, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga reaction video tayong katulad nito mga tol. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas, walang tigil pa rin ang ginagawang airstrike ng Israel sa iba't ibang lugar at mga gusali sa Gaza. Iniutos na rin ng mga matataas na opisyal ng militar ng Israel ang kompletong paggubgob sa Gaza Strip na naglalayong putulin ang kuryente at ipahinto ang paghahatid ng pagkain, tubig, gasolina at iba pang mahahalagang supply, habang patuloy na pinapaulanan ng bomba ang iba't ibang lokasyon kung saan pinaniniwala ang naroon ang mga militanteng grupo. Alam niyo mga tol, no? May napanood akong video na sinasabi na doon pa man daw, Israel na talaga ang nangunguna mga tol. Hindi lang siguro masyadong nababalita, lagi nilang tinitira daw itong Gaza. Tapos ang ginawa daw ng Hamas, alam niyo na, is gumanti lang daw. Pero yung pagganti nila, yun ang focus na tanong naman natin eh. Is yung pagganti ba nila ay pwede nating i-justify na tama lang yung paraan, na yung paraan ng pagganti nila is pwede nating masabing tama lang sa Israel o tama lang sa bansang to kasi namimihasa na sila o sumusobra na sila. Sabihin na lang natin itong Israel, sumusobra na kayo, namimihasa na kayo at napuno lang itong Palestine, no? Kaya nila ginawa itong ginawa nilang surprise attack. Ngayon yung paraan na ginawa nila, masasabi ba natin o pwede ba nating i-justify na tama lang, no? Pwede nyong i-comment yan sa baba sa comment section kung ano ang masasabi mo doon sa paraan na ginawa ng Hamas, no? Yung pagsugod ng ganon, pati yung mga civilian, damay, bumihag, kumuha, mga babae, bata at lahat na, no? At sa kanila itinutok yung kanilang mga armas, mga tol, at hindi sa labanan lang talaga, sundalo sa sundalo, mga tol, no? So comment ka sa baba about sa bagay na ganyan. Para eto, patas lang tayo mga tol ha. Kasi eto, hindi naman natin to inaano na porket mga Muslim to, porket mga Kristiyano to mga to, porket mga sabihin na lang natin iba rin yung relihiyon nito mga to. Kasi para sa ating mga mamamayan na nanonood at nakikibalita lang sa kanila mga tol, napapanood natin at nagbibigay tayo ng reaksyon batay lang doon sa nakikita natin. Yung may problema relihiyon nila na tungkol sa templo, tungkol dun sa agawan ng lupa, talagang medyo malalim yung dahilan na yon at pwede nating sabihin na pareho silang may punto, diba, doon sa nangyayaring labanan nila. Pero yung paraan nila kung paano ipakita yung punto nila o paraan nilang dalawa para ipakita na sila ang tama, tanong, tama nga ba talaga, no? Pwede kayo mag-comment sa ibaba. No, so tuloy natin to. Tilim, matsor, mukhlat ala ir Aza. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Ayon sa bagong datos, tinatayang nasa humigit kumulang 1,400 na mga Palestinian at mga Israeli ang binawian ng buhay, dalawang araw matapos ang biglaang pag-atake ng Hamas at ang ginawang kontra-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa militar ng Israel, malaking bahagi na ang kanilang nakuhang kontrol sa katimugang bayan nito, kung saan unti-unti na umano nilang napapaslang ang ilang mga mandirigma ng Hamas na naroon. Israel reclaiming control
over its border with Gaza. We are now acting to secure the border. There's still areas where we haven't fixed the border completely, where they breached. And we are securing the border, and we're also severely targeting Hamas targets inside the Gaza Strip. Ngunit ayon, nakikita naman natin, di ba, may mga bansa na sumusuporta dito sa Palestine at nagbibigay sila ng tulong, mga tol, kaya umaatake rin sila, di ba, dito sa Israel. Meaning naiintindihan nila at nauunawaan nila yung hinaing o sentimiento nitong Hamas group, kung bakit nila ito ginawa, kaya naman nila sinusuportahan. Diba? Though malayo tayo sa kanila, mga tol, pero syempre nakikibalita tayo dahil, alam mo na, nasa iisang daigdig lang naman tayo, diba? At posibleng mangyari yan dito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa, no? Dahil nga sa agawan ng teritoryo at agawan ng karapatan. Kasi dyan naman talaga nagkakaroon ng kaguluhan kadalasan, lalo na pag ang isang bansa is namimihasa na o umaabuso. Pagpalagay na lang natin, mga tol, etong Israel, ito yung parang China, di ba? Inaabuso nila dahil malakas sila, patuloy nilang kinukubkob ang West Philippine Sea. So tayo mga Pilipino naman, tayo itong maliit na bansa na parang Palestine. Tayo yung maliit na unti-unting napupuno na, parang ganun. Ano, ito kasi yung mga nababasa ko, mga tol, eh. Di ba? Yung Israel daw talaga ang parang, alam mo na, matagal na nilang ginagawa na parang kinukubkub nila itong lugar ng eto lang ha, batay lang sa nababasa ko ha, kinukubkub nila yung mga lugar ng Palestine, di ba? Yung mga Palestine din nagrereklamo sila bakit parang ang laki ng napuntang lupa dito sa Israel, eh dapat sa kanila yan, dapat land of Palestine yan, mga tol. Pero yun nga, no, dahil nga diyan sa agawan ng lupang yan, nauwi dito sa kaguluhan na to, mga tol. Normal naman nagkakaroon talaga ng kaguluhan kahit nung unang panahon pa, eh, di ba, pag naglalabanan na ganyan. Pero ito nga, syempre, yung ginawa, yung first na ginawa ng Hamas laban dito sa Israel, pwede ba nating i-justify? O pwede rin ba nating i-justify yung pagsagot naman ng Israel dito sa Hamas? No? Pwede kayong mag-comment sa baba. Tama ba yung ginawa ng Israel? At tama ba yung ginawa nitong kabilang panig? Naman sa mismong Hamas, nasa kamay nila ang mahigit 130 mga bihag na sundalo at sibilyan. Yan, tulad yan, may mga bihag na sibilyan. Dapat hindi nakasali yung sibilyan, eh, di ba? Dapat yan, pinapalaya na nila, eh. O umalis na kayo, wag na kayong umano rito, lumipat na kayo ng ibang lugar. Di ba? Dapat ganun yung pagtingin nila sa mga sibilyan kasi walang kinalaman yung mga yan. Di ba? Pinapakalat na rin ng Israel ang kanilang matitinding mga tangke at drone malapit sa border upang mas mabantayan ang mga persahang pagpasok sa bakod at border at maiwasan ang mga bagong paglusob. Libu-libong Israelis ang inilikas mula sa mahigit 12 bayan malapit sa Gaza upang maiwasang maipit sa bakbakan, at handa nang sumalakay ang nasa 300,000 na mga reservists na noy ipinatawag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu para makipaglaban sa Hamas. Mm-hmm. Bilang tugon sa magdamag na malawakang pambobomba ng Israel, sinabi ng tagapagsalita ng Hamas na si Abu Bueda sa isang audio na inilabas noong Lunes ng gabi, napapaslang sila ng bihag na sibilyan anumang oras kung pupuntiryahin ng pag-atake ng Israel ang mga sibilyan sa Gaza. Ngunit walang bahid na pagkasindak na binalaan ng Israeli Foreign Minister na si Eli Cohen ng Hamas na kung mayroong kahit sinong bihag na masasaktan, hindi umano nila mapapatawad ang mga ito. I want to assure you that we will defeat terror because we have no other choice. We have no other choice. There are many Israeli and also others from different nationalities which held in hostage. We are committed to bring them back in the spirit of mutual responsibility. Mm-hmm. We demand the Hamas not to harm any of the hostages. Their safety is their responsibility. Mm-hmm. This war crime will not be forgiven. Inahilin tulad naman ni Prime Minister Benjamin. Diba? Di ba, mga tol? Yun yung sinasabi natin, eh. Di ba? Yung gera nila. Eto, mga tol, ah, kung sa ipinaglalaban ng Hamas, dahil sinasabi, masyado na silang inaapi. Di ba? Masyado na silang kinukubkob ng Israel. Di ba? Bilang isang Pilipino, nararanasan natin yung mga ganyan. Hindi rin kasi maganda, eh, di ba? Nababadrip din tayo kapag yung lupain natin, kapag yung soberanya natin, kapag yung kiniklaim nating atin, is inaangkin ng ibang bansa at kinukuha ng ibang bansa, di ba? Bad trip tayo doon. Pero syempre,
andun yung simpatsya natin doon sa mga ayaw naman ng ganyang gulo. Andun yung simpatsya natin sa mga kawawang sibilyan na nadamay lang at sila ngayon yung ginagawang pananggalang na, oh, teka, pag inatake nyo kami, mapapahamak itong mga bihag namin, di ba? Maganda mga tol, ano eh, mauwi yan sa mabuting usapan kung papayag pa yung dalawang panig. Pero mas maganda talaga mga tol, walang nadadamay na civilian dyan kasi kawawa naman talaga sila. Diba? Kapag nakita mo civilian, dapat yan ano, out of the target yan. Hindi kasama yan dapat sa target mo. Diba? Benjamin Netanyahu sa ISIS ang kalupitang ginawa ng militanteng grupo sa Israel sa kadahilan ng walang awa at walang habas nitong pinagpapaslang ang mga kabataan at marami pang mga sibilyan, bagay na nararapat lang na ibigay sa mga ito ang hinahanap nilang digmaan. Et hazvaot shehamas bitza lo ra'inu me'az va'ot Daesh. Yeladim kfutim shehutzu la'orag im sha'ar bnei mishpachotehem, tzeirim ve'tzeirot shenuru begabam hutzu la'orag ve'ot zva'ot she'ani lo ata'er kan. אנחנו ידענו תמיד מי זה החמאס. עכשיו כל העולם יודע. חמאס זה דאעש, ונכריע אותו בדיוק כפי שהעולם הנאור הכריע את דאעש. האויב הנאלח הזה רצה מלחמה, הוא יקבל מלחמה. מספר מחבלים שפלים עדיין נמצאים בתוכנו, וכוחותינו עובדים מסביב לשעון כדי לחסלם. אני קורא למנהיגי האופוזיציה להקים מיד ממשלת חירום לאומית ללא תנאים מוקדמים. התמונות של החורבן וההרס ממעוזי החמאס בעזה הן רק ההתחלה. חיסלנו מאות רבות של מחבלים ולא נעצור שם. אמרתי שכל מקום שממנו פועל החמאס יהפוך לאיי חורבות. נושאת מטוסים אמריקנית מהגדולות בעולם נמצאת בדרכה לאזורנו. אויבינו המשותפים במרחב מבינים היטב את המשמעות של צעד זה. אנחנו נעשה הכל למענם. לב כולנו עם משפחות החטופים. Sa kabila ng mga panawagan para sa de-escalation mula sa international community, nananatili pa rin mabagsik ang ginawang mga airstrike ng Israel sa Gaza, kung kaya't wala pang nakikitang hudyat kung kailan ito huhupa. Matindi ang galit ni Netanyahu sa Hamas, katunayan na ngako ito sa mga taga-Israel at sa mga opisyal na bumibisita sa Jerusalem, na babaguhin niya ang gitnang silangan bilang tugon sa pagsalakay ng Hamas at ipaparanas umano ng Israel sa mga ito ang walang katulad na hirap at kilabot. Ayon naman sa mga death squad ng Israel, maglulunsad sila ng mga assassination laban sa mga komander ng Hamas at gagalugarin nila ang sinumang miyembro ng mga ito na humahalo sa mga sibilyan na nasa labas ng Gaza. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa kaganapang ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. Siyempre bilang isang tao, diba, ang hangad natin ay kapayapaan sa daigdig mga tol. Kasi kapag nakisali pa yung iba't ibang mga bansa dyan, siyempre may mga pinapanigan sila eh. Diba? Kapag nakisali pa sila dyan, eh, imbis na dalawa lang, magiging tatlo, apat, lima, palaki ng palaki mga tol. Baka umabot yan sa buong mundo, di ba? So yun ang sana hindi mangyari mga tol. Kaya kailangan talaga nila na, alam mo na, tapusin kung ano man ang problema. Na mabigyan na ng solusyon kung ano man yung problema niyan. Ikaw bilang isang Pilipino, pakisagot mo yung mga naging katanungan natin kanina. Tama ba o maija-justify ba natin yung naging aksyon itong magkabilang panig? Diba? Saan nangyaring ang kaguluhan na to? Comment kayo sa baba mga kapatid, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.